Nang una sa isinagawang regular na pagtataas ng matawat ng pamahalang panlalawigan, ang tanggapan ng panlalawigan budget nitong araw ng Lunes, 12 ng Abril, kasabay ng patuloy na pagsunod sa mga pinairal na health and safety protocols ng probinsya sa muling pagsailalim sa General Community Quarantine or GCQ. Kaugnay nito ay binalita naman Assistant Budget Officer Jeremy Cor ang unang beses na pagkakaroon ng probinsya ng reenacted budget at ang mga hakbang na ginagawa ng kanilang tanggapan sa pamumuno ng kanilang pinuno na si Mr. Diego Salas upang maiayos ang budget para sa lalawigan. Hindi po namin inaasahan na maging reenacted ang budget sapagkat kung pag-aaralan po natin, for the past 10 years ay lahat yung pong ating budget nakapalo po dun yung core na programa ng Servicio Suarez. So yun po yung taon-taon ay nakapaloob sa ating budget at taon-taon pong inaaprubahan ng sanggunian panlalawigan. Ngayon po, sapagkat po tayo rin active budget, ang bilin po ng aming hepe ng tanggapan ay sapagkat po ito'y bago sa atin, upang po maalis yung alinlangan kung alin po ba ang pwedeng gastusin at hindi pwedeng gastusin, siya po mismo ang gumawa ng sulat o liham sa Department of Budget Management. Ito po yung pinadala last week upang pong malaman kung alin po yung mga pwede nating gastusin kung tayo po yung nasa state ng reenacted budget. Habang sa naging mensahe ni Provincial Administrator and Agriculturist Roberto Gaho, kaniyang ibinahagi ang estado ng lalawigan sa muling pagsailalim sa GCQ, kasabay ng mga paalala ng iba yung pag-iingat upang patuloy na labanan ng virus at ang pagbabahagi ng tamang impormasyon kaugnay sa usaping ito. Kaya sumulat po ang ating minamahal na gobernador, lakip nito ang resolution ng Provincial IATF para sa nasabing quarantine classification. Pero habang nag-aantay ng concurrence ng National IATF, 17 bayan na ang nag-request na sila ay mapaisilalim sa GCQ upang magkaroon ng stricter guidelines, no? Pagdating sa iba't ibang sektor na pinatutupad sa ating pamayanan. Kaya po doon sa post ng PIO, nakita niyo yung 17 municipalities. Pero kahapon, dumating po yung concurrence ng National IATF declaring Quezon Province, including Lucena City, under General Community Quarantine. So gusto ko lang ma-educate din yung ating mga kapwa-empleyado, no, sa mga rason kung bakit. At sabi nga ng ating Assistant Provincial Budget Officer, ngayon lang ito nangyari sa loob ng 10 taon. Kung ang dinadahilan po ay yung discrepancy sa annual investment plan, ilang beses na pong naibigay ng ating local finance committee at ng legal office ang legal remedy at ito naman ay talagang nangyayari. Pero hindi pa rin ito kuninsidera para maaprubahan yung annual budget ng pamahalang panlalawigan ng Quezon. Ang ating pamahalang panlalawigan sa pangunan ng ating minamahal na gobernador, nagsagawa ng Provincial Development Council meeting noong nakaraang linggo parang muling maisumite ito sa sanggunian panlalawigan para sa reconsideration ng annual budget. So na-rectify, amended na po ang annual investment plan at ang appropriation. So match na po sila at tayo po ay nakikiusap muli sa sanggunian panlalawigan na ito ay makonsidera para ang operasyon ng pamahalang panlalawigan sa panahon ng pandemya, lalo na't lumalala ang COVID cases, ay matugunan ang mga pangailangan, lalo na ng mga hospitals. Samantala, sa pagtatapos ng flag raising ay binigyang pagkilala ang tanggapan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office or PDRRMO dahil sa kanilang pagresponde sa batang nawala sa bayan ng Sampaloc. Gayun din ang pagtanggap ng provincial government sa donasyon ng Ayala Foundation sa pamamagitan ni Program Manager Sen and Milan na 800 hygiene kits, 2,500 face masks at 20 home prepaid wifi. Isinagawa rin ang pamamahagi ng aid to individual in crisis situation or AIC sa mga toda ng bayan ng General Luna. Nitong nakalipas na araw ng Biyernes, 9 ng Abril, na dinaluhan ni Vice Mayor Jovito Red, DSWD Assistant Regional Director Lucy Almeida, Senator Bongo Political Affairs Officer Patrick Tela, Municipal Mayor Matt Irwin Florido at 3rd District Board Member Jet Suarez. Sa kabila ng muling pagsailalim ng lalawigan sa GCQ, ay asahan naman ang patuloy na pagtugon sa suporta ng ating mga kalalawigan mula sa iba't ibang sektor ng ating probinsya. Arn Inelo, Kapitolyo, para sa Tao.